John, sa For Good Life. Una po sa lahat ay aking kinikilala ang God Almighty na siya po ang liwanag, na siya po ang lumikha ng tatlong personas na buubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha, ito ang langit na siyang Diyos Ama. Pangalawa na kanyang nilikha ang lupa na siyang Diyos Anak. Pangatlo na kanyang nilikha ang katawan ni Adan na siya po ang Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ni Amang Adan na siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagan Talosig. Siya ang personal ng langit. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak. Siya po si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santa. At ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan. At sila din ang pagmumulan ang walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala kong dalawang pag-ibig na aking pinagmulan. Ang aking ama, siya po si Dalmacio Wilma. At ang aking ina, siya po si Wilma Dalmacio. Kinikilala ko ang lahat ng mga trompeta, maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land. Yung mga nauna at yung kasalukuyan. At lahat ng mga nagbiyo-biyo at mga magbiyo-biyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Alma, na narito sa Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. God light po sa ating lahat, mga kapatid ko. Isa na naman nga ang edisyon ng pagpapaliwanag, programang pagpapaliwanag at pagpapakilala. Ayun po ay piyesta po ng araw ng Linggo. At ang kapiyestaan po ito ay aming gagamitin upang kami ay magsanay, no, na maipaliwanag ang kahulugan at ang kwento ng katuruan ni isang Diyos na makapangyarihan, na siya ang lumikha ng langit, lupa at katawan ni Adan. Sapagkat, sabi ko nga, mga kapatid ko, kahit pa na hindi ninyo gusto sa ngayon, ito pa rin ay aming tatalakayin o ito pa rin ay aming ipapaliwanag sa inyo, sapagkat sinabi ni Ama na pagdating ng panahon, nakakailanganin ninyo, dito po ninyo maiintindihan at dito po ninyo maaalala na mayroong isang usapan, may isang salita o mayroong isang programa na nagsasaysay mismo ng kwento ng Diyos at mismong kwento, mga kapatid ko, ng buhay at ng hininga natin. At kwento ng nilikha ng Diyos na mismong tayo, no, or mismong lahat po tayo ay kailangan nating malaman ito, sapagkat tayo ay nabubuhay dahil sa mga bagay na ito. So being tayo ay nabubuhay sa mga bagay na ito, mga kapatid ko, kailangan nating makilala kung ano ito. Kaya nga, even though nasabi ko sa inyo na hindi nyo man tinatangkilik, marami ang hindi tumatangkilik, wala pa rin kami pong, kumbaga, hindi pa rin ito'y nakasasapat or hindi rin ito yung usapan, rason na kami ay magtigil na. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid ko, sabi ko sa inyo kahapon, kasi nakita ko na, kasi yun ang balita noon, na sabi, mayroon naman mga vlogger na nag-vlog ng Promised Land. Yun yung kwento nila noong April 15. But being kahit ganun pa, no, na mayroong mga vlogger, ngayon ang ilan ay napanood ko na, hindi ko alam kung sila talaga yung, kung mayroon pang iba, mga kapatid ko, ngunit being mayroong ilan ang mga bagay na napanood ko tungkol sa mga vlogger na yan, ay hindi po yon yung tinatawag po na
kumbaga pagkarasonan ngunit dahil tati matawag nga puon kin rason nga maipromote na talaga ti promise land. Sapagkat ang kanila lang sinasabi, maganda na pasyalan. No? Sinasabi nila yung humbleness ng lugar. No? Nakita talagang mayroon yung humbleness ng lugar. And minsan actually nakakatawa nga na sabi na awan dagiti there is no such as things at animals inside there is no kanya mga attitudes na mga pagsusugal, pag-iinom something ganon. Pero hindi ko maintindihan kasi yung vlogger nakapokus siya sa manok. Yung nakataling manok ang naka-video doon habang sinasabi niya na this place is very humble na there is no drinking wine, there's no gambling over here, something ganon. And people are here very humble. Yung while na sinasabi yon, nakapokus dun sa manok na tandang na nakatali. So I just don't know kung paano niya ito. So ako sabi ko, so kumbaga, sabi ko nga, hindi kasi ako yung, it's not in my position to, against sa mga bagay na yon. Kung di, kasi ako is isa akong believer ako ng Promised Land at ang Promised Land na ito is founded by Ama Martiniano and I believe Ama Martiniano so much, no? So kumbaga being yon yung mga characteristic na sinabi na humble ganyan. So kumbaga parang okay. Humble nga, 'di ba? But then kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung tayo, ako mismo mag-judge. Sa ganda ng mundo, sa ganda ng mga bagay, mga lugar na ipinakita nila. Makita mo sa internet, ang daming magagandang pasyalan, something ganyan, no? Eh hindi mo masasabi na isa sa mga wonders ang Promised Land. Kung sa ganda ang pag-uusapan. Hindi mo masasabi na wonders siya. Bakit? Hindi pa enough yung view niya na makaagaw pansin sa atin upang puntahan natin. Yun yung aking idea. Ngunit doon sa katuruan, we must and we should all know the teachings of Ama Martiniano. Hindi yung view ang ipropromote ko po dito kasi mas marami ng ijigarot sarita pa ni ama kanyak idin kakabsat nga kunana na eh. O, matalino ka kunana kanyak. Nga matado pa yung matalino kung si ka. O, di ba? Eh, antindi nung mayroon nga sinabi si ama eh, matalino kayo kunana pa. Nga mawanan mo yung. O, imagine mo yan. And then, kumbaga, ibabalik ko dun sa view. Makikita mo ngayong humble eyes. Mayroon akong lugar na pinuntahan, napakaganda rin, mga kapatid ko. Pero ang sabi ko, kaiba ang Promised Land. Bakit? Kasi wala ni isang kusing na nabayaran o nasweldohan para ang mga bagay na yan ay maiayos. Dagijay bayanihan. Ayat ti tao, gapu iya sosok. Ayat ti tao, gapu iya panakamu. Iso nga inarami direct. Awan din sa world. That is the wonder na sinasabi ko na yun ay tama. Pero kung ipropromote mo ang Promised Land as a place na pasyalan, hindi po ako ano doon. Kasi marami pang lugar ang mas magaganda doon. Ngunit kung pag-uusapan natin, mga kapatid ko, yung katuruan, kung sasabihin mo tungkol sa disiplina, mas maraming lugar ang mas disiplinarian. Mga kapatid ko, actually ang bansang Bhutan. Imagine mo ang bansang Bhutan ipromote sa internet. Oh, isa sa ang bansang Bhutan ang makikita mo na isa sa mga pinaka well-disciplined na country. Maging ang Japan. No? Maging ang Japan. Disiplinarian sila. Mga kapatid ko. So kumbaga kung yun yung ipropromote, mayroon silang tinutukoy na disiplina, 46, actually hindi 46 disiplina ang sinasabi nila dun eh, kundi mga alituntunin.
mga kapatid ko. So being mga alituntunin yung sinasabi, mga kapatid ko, so kumbaga parang dito na natin maiintindihan na kumbaga yung pagganap. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi yung ano ba, ano ka ba? Baka tatanungin ninyo, ano ka ba? Ano, idinadown mo ba talaga or what? Hindi ko po idinadown, ngunit yung katuruan, yung gusto kong ipakilala, pagka nasabing promise land, ang nakakonect doon, katuruan. Yun yung gusto kong makita. Promise land, then ang connection nito, or ang makikilala sa buong mundo, promise land, Bicol, Piña, Blanco, Cagayan, ang makikilala at ipapakilala ko pag sinabi kong promise land, katuruan. Anong katuruan ito? Ito yung iisang Diyos. No? Ito yung iisang Diyos na siya po yung liwanag, na siya po ang lumikha ng langit, lupa at katawan ni Adan. Kaya ngayong usapan kanina, mga kapatid ko, sabi nga, kung titignan kasi natin, tayo kasi nga ay nagbabatay. Nagbabase tayo doon sa ang katuruan po ng Motherland at ng Promised Land ay nagbabase sa linikha ng Diyos. Doon sa iisang Diyos na lumikha ng langit, lupa at katawan ni Adan. Kaya ngayon sinasabi ni Brother Petronio kahapon, mga kapatid ko, na tinanong mismo kay Eli Soriano na kung ano talaga ang pangalan ng Diyos. Ang tinanong niya ay kung ano ba yung gusto mong malaman. Yung bang pinagmulan o ay ang pasimula? Yun. So ibig sabihin, yung Jesus the Christ, hindi siya yung pasimula. Bakit? Totoo naman, kasi nung ipinanganak siya, may nanay at tatay eh. No, may karnero na. No? May hari na, na actually gusto nga siyang patayin. No? May hari na po, ganyan. So kumbaga, hindi siya tunay or hindi talaga siya yung pasimula. So let's going to talk about God, yung pasimulang usapan. Kaya nga po kami, ang sinasabi namin, ang katuruan ito, ay marami nga nagsasabi, ano lang naman niyang katuruan ninyo? Ano lang naman kayo? Wala naman kayong Biblia. Ngunit, ilinalantad ko dito, sinasabi ko na ganyan man, ang mga bagay na sinasabi ninyo, ang katuruan ito, kung sasabihin kong ito ang katuruan ng pasimula. No? Katuruan ito ng pasimula. Bakit katuruan ng pasimula? Sapagkat ang katuruan ito nagsisimula sa noong wala pang langit at lupa, nariyan na yung liwanag. So pasimula. So hindi ko sa inyo tatalakayin ang disiplina kasi wala pang didisiplinahin at wala pang magdidisiplina eh. Oh. Imagine mo, wala pang magdidisiplina. Wala pang tao dun eh. Mga kapatid ko. So, ito yung katuruan ng pasimula. So, being ang katuruan ito po ay pasimula, mga kapatid ko, ibig sabihin, ito yung katotohanan. Babalikan ko. Kasi mismong ang nasirang isang preacher na isang Muslim, ang sabi niya, kung saan ang pasimula, kung saan ang nauna, yun yung katotohanan. Nandun yung katotohanan. Kung sino yung simula. Kaya nga, sasabihin nila, kaya alam niyo yung sinasabi nila na, ayon sa libro Biblia nila, ang araw ay nilikha ng Diyos. Ang tanong, kailan ba lumabas yung Biblia na yan? Mga kapatid, kailan lumabas ang Biblia? Marami ng tao. Nang mayroon na yung Biblia na yan, ibig sabihin yan, mga kapatid, ibig niyong sabihin na unang arod yung tao sa araw. Oh, hindi po, kasi nung tayo ay sinilang, nandiyan na yung liwanag. Nandiyan na yung liwanag. Kaya nga ang katuruan ito, even do na ayaw nila, ito ngayon yung kailangan nating ipakilala at ilahad. No? Ilahad natin. Kaya kanina sabi ng host, ito yung nasursuro, kunay dumduma. Kapuro mo nay dumduma, di magbaga na, hanam mo ibaga, di na kay dumahan na. So siguro, idumduma ka na. Tada ito yung nasursuro, kunay dumduma. Kasano nga rin nga nay dumduma? Tanay dumduma.
Uy, nanay, dumdum ako na na eh. Naman na iba gano, anya din na kay dumaan na. Ngapso. Kasi, maging si Brother Petronio, sinabi niya rin na ang Diyos Ama, si Amang Adan. Ngayon, sabi naman nung house, si Amang Adan na hindi nagkasala sapagkat si Amang Adan, ang Diyos Ama. So marami pang bagay na, kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo na may ilawagpay. May ilawagpay. Kapsat, hampay nga kas Jay eh. Tati Jay, naging narin, hamunga, naging narom da. Pagkatapos, eksakto, dana-dan. Hampay mo't, ah, kasarda pay mo't eh. Diba? Kaya kilalain mo. Kaya nga marami, pabalikan ko muna yung sinasabing Ama. Ang pasimula, ang Diyos ay Ama. Oh, imagine mo dito. So, ang pasimula, ang Diyos, eh kanya, ay siya yung Ama. Ngayon, ano ang pasimula? Ito yung kailangan nating tuntunin. Ngayon, kung sinabi na, sasabihin natin, ayon sa libro Biblia ninyo, ang araw ay nilikha ng Diyos ninyo. Ano nga rin ang pasimula? Yun yung Ama, na eka nyo. Ano nga rin yung paanong Ama? Basta amalatan. Hindi po pwede. Kasi maging tayo, maging kami po dito, manunga kaamaan, deda ito yung mitot ta, manunga apelido, kapsat ko, Badua, Del Rosario, Agabao, Lungan, Kalapine, Natividad, Tumines, ang mga yan magkakaiba yan. Kapsat, agduduma kita. So being agduduma da kita, so ang tutukuhin ngayon, agduduma da, kasano da nga tatanga, amamin da kita, aji lang binilang ko ha, kuumawag nga di Diyos ka Ama. So there must be, ito yung kayang tinatanong kanina. Seek ye first the kingdom of God and everything will follow. Ang tatanong, tinatanong sa akin, what will follow? What are the things to be follow? No? So ang sinasabi ko, na yung kasunod, sa pagkaalam na natin, sa pagkakilala na natin, sa kaharian ng Diyos, ang mga supporting evidence at mga kapaliwanagan ay kasama na yan, kasunod na yan. Kaya nga kung titingnan mo, dito na, sino or ano ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos, the temple of God, is none other than, walang iba, kundi ang katawan ni Adan. So, papaanong ang katawan ni Adan ang temple of God? Paano? Sapagkat, mga kapatid ko, ang katawan ni Adan, ang Diyos ay salita. At ang salita, nagkatawang tao na, ito yung si Adan. So, ibig sabihin ng salita, na siya ang Diyos, nagkatawang tao, at yung pagkatawan ng tauhan nito, siya din yung tiniraan niya. Siya rin yung tirahan niya. So, being siya ang tirahan niya, mga kapatid ko, that is why masabi, Adan is the temple of God. Ngayon ang tanong, paanong naging temple of God? E pinabasol da. No? Kaya nga dito na rin papasok, sino ba si Adan? Dito dumarating yan eh. Kasi yun nung mga bagay na kapapasok ko pa lang dito na punto, then ako ay nakikipag-arguing sa mga, let's say, yung mga tao na gusto makipag-argue sa akin. Anya, sabi mo na si Adan ay templo ng Diyos, eh nakasala yan. Yan yung dire-diretsong banat eh. Nakasala yan. Ang tanong. Okay. Sabi mo nakasala eh. Bakit sino ba si Adan? Nakasala. Oo nga, sino nga si Adan? Nilikha ng Diyos. O diretso, nilikha ng Diyos. Ang nilikha ng Diyos nagkasala. Sinong nagpakasala sa nilikha ng Diyos? Yung tao. Yung tao eh. Tao nagbagsabi eh. Taong bumasa, taong nagsalita. Yung nilikha ng Diyos na si Adan, sabi ng tao, nagkasala. Sino ba yung tao? Ikaw sino ka? Nilikha ka, ikaw ba, linikha ka din ng Diyos? Anak daw sila ng Diyos. Imagine mo, yung anak ng Diyos, pinagkasala si Adan. Na si Adan, nilikha ng Diyos. Yung anak ba ng Diyos nilikha niya? O let's say, babalikan. Kung sinabi mo na yung tao, anak ng Diyos, paano naging anak
na ng Diyos yung tao. Imagine mo. Kaya nga, napaka-odd. Mga kapatid ko, napaka-odd. Bakit napaka-odd? Imagine mo yung nilikha ng Diyos, pinagkasala ng tao. Ano ang tao? Nilikha din ng Diyos. Yun ay bagay na pag sinabi natin na ang tao o tayo nilikha ng Diyos, there is under question. How do God created us? 7 billion people. Papaano tayo nilikha ng Diyos? Sabi nila, si Yahweh daw ay naghagis daw ng sand at naging tao. Papaano kaya nga, bumabalik dun sa usapan, paano yung magulang mo? Paano yung magulang natin? Tunay nga ba na yung Diyos ang lumikha sa atin sa pamagitan ng sand? Pero mayroon tayong kinikilalang magulang, papaano natin ipapaliwanag ang mga ito? Kaya nga dito na, sabi ko, everything will follow. Kasi nga, dito na, hindi ka naman magtatanong eh kung wala kang, kumbaga, wala kang kaalaman o walang ibibindisyon sa'yo na kaalaman mo. Katulad niyan, tayo lahat, nag-aral tayo. Ang sabi ng teacher, class, face the blackboard. Sino nakipag-argue sa atin? Walang nakipag-argue sa atin. Kahit tinitignan natin na green, pag sinabing face the blackboard, walang nakipag-arguan. Oh. Imagine mo yung bagay na yun. Noong kapanahon. Pero, there's no time. Kaya nga, kung wala kang alam, wala ka namang ibabanat eh. Wala kang ipapasok eh. Uwen ka lang tamit na uwen eh. Imbagada nga datayo ka abshat, minarswa na tayo di Diyos, babaan titapok. Imbagada nga datayo, nagapo tayo titapok, uwen tayo lang tamang awen. Face the blackboard. Wala rin mo nagtanong. Green board yung pinag-face niya. Imagine nyo, DJ Krabsa. So being, yun yung mga bagay, no? Na nangyayari. Or being yun yung bagay na, ito nga. Tayo naging sunod-sunuran tayo. Kung bakit, tingnan mo kung paano nila blinak yung ating kaisipan. Sa mga bagay na, kaya nga isinet up nila yung ating in mindset nila tayo sa mga bagay na alam natin na kamali pero hindi natin alam na kamali eh. Na imagine mo DJ? In mindset na tayo eh. Kumbaga parang sinet nila sa computer na ganito na ang gagawin mo lang pag-arali mo yung anak mo, pag nakapag-aral na, kung hindi pa mag-aasawa, mag-continue ng pag-aaral, then mag-aasawa, then mag-work din, magbabayad ng tax na sila din ang magpapahikot sa gobyerno. And then, pagdating ng panahon, magbabayad din ng pension plan. Then, pag 60 years old na, magpipension na hanggang mamatay. Ay, hindi ganun pala lang. Oh. Pero ganun na lang sa akin para mabilis ang usapan. Mga kapatid ko. Mindset. Oh, expression man to thing. Ito mindset. Oh. So, kaya na dito. Then, may mindset nila tayo. Totoo naman yan. Okay naman tayo na okay. Wala mong problema. Di pa mangkin ko kin. Mindset ka nga. Oh. Ano yung mindset natin? Pagising natin ng umaga, if we go, mag-wake up tayo ng umaga, then we are going to talk about, anong una? Anong ulam natin? Hindi muna, kapag-copy nga, di ba? Parang warm up sa umaga. Kape. Oh, di ba? Kape muna sa umaga. So, kumbaga parang, yun yung mindset na tayo eh. No? Hindi ka pa nga, Diyos ko, giyama na kampay. Kape pa lang. Kape. Orasyon muna sa umaga. Pagka magkape, orasyon muna. Hindi pa nga nakapag-ilamon. So, kumbaga parang, iba yung mindset. Eh ngayon daw, pag gising na umaga, ano yung mindset? Check upin mo yung cellphone mo. Oh, yun na. Diba? Ikaw yun. Baka lobat. Siya kung ba. Siya kung baga parang, itinam mo ha, at ang mga bagay na yan, ang pagkaalam lang natin, tama lahat yan. Tama, pero... Diba, tama lahat yan? Totoo sin mali. Oh, na kahit na mag-spend ka ng whole night makipag-partying, okay lang. Oh.
Kasi nga, yun yung mindset mo. Kaya nga kung titignan mo, sa bagay siguro ako, hindi ko maintindihan yon kasi hindi ko naramdaman. No? Na yung bang bagay na... Kaya bagay po mga kapatid ko natin, kung titignan mo, kahit mapuyat ka, basta makapagsayaw ka, magdamag. Kahit mapuyat ka, basta ka makapagkanta ka sa video, okay, magdamag. Masaya sila, kahit mapuyat. Mga kapatid ko, yan ay mga bagay na inimpluwensya kasi nila sa atin. At yung mga bagay, hindi natin napansin na, numapuyat na ito, bagya ka kaasinat. Awan. Basta ginjoy yung mata. Ganun yung nangyari, mga kapatid ko. So, kumbaga, kung titignan mo ngayon, isinet na nila sa mind natin na we should embrace ang pagkamatay. Yun ang sinet nila sa atin eh. Na ang tao kailangan mamatay upang mabuhay ng muli. Kaya kung titignan mo, haan, kabsat, itibiyag kat agnanayon. Ta itibiyag kat sagot na ita iti Diyos ka na tayo. Haan, matay tayo pa'y nga umuna. Sa tayong to, agbiyag ng agnanayon. Kasi yan yung sinet up nila sa mind natin. At niyakap natin. Without any further na mga explanation or questioning na imagine mo may mga sinasabi nila, ang isang anak, ililibing niya yung kanyang anak, ay isang ina, ililibing niya yung kanyang anak, sino masaya doon? Wala, di ba? Siguro ay makikikain, masaya. Para mayroon namang masaya, no? Yung purinarya, may negosyo sila, masaya sila. No? O kahit pa yung anak, ililibing niya yung magulang niya, masakit yan. Masakit yan, mga kapatid ko. Pero, ang usapan dito, adan tumit DJ bagbagada nga rodin, nga panglimlimo, pangararchok, tapnukasta, ay ngang pasig, nga ulbog. Apay nga kung nga panglimlimo, pangararchok, ibagadan ton, inala ni Apo Diyos, daitan nga kabsat, tangamin, tapno, haanon nga marigatan, haanon nga agrigat, kat makapag-inanan. Kat agkuyog danton, kina Yesu Kristo, nga isudag dyan danton, iti para isa. O di pang limlimo pang ar-archok, kasanong arjek sang sangit at pa. Nga naawalan. Kasilatan. Apay nga handa, kaya nga kung titignan mo, isipin mo, tinan mo ha, yung mga tao na aksidente, niyakap nila yung kamatayan eh. Apay dito agyaman ta matay dan. O. Tay di pa nakatay da. Makadwada na Jesus. O di ba? Apay nga dagijay nga nagminatay. Ket magahabol pa sila ng justice. Bakit? Ibig sabihin mga kapatid ko, walang katotohanan 'yan. Pero sinet nila yung mind natin para maniwala tayo sa kamatayan. At sinet nila yung mind natin para yakapin natin ang kamatayan. Kaya nga katulad ko, noon, sabi, imagine mo yon, life plan. Mga alaka life plan mong sister. When ataka, sintumit ni pamilyak, nagproblema ng tupay tilungon ko, kuna may... Ang kumit pinanunot niya sa unga life plan. Alam niyo ba kung ano yung life plan? Kabaong. Paano maging life plan nun? Kabaong? Death plan kumaya. Kinakain si Lord Kagartata? Kinarata? Awanan, nabankrupt ni Jekwan. St. Peter. Nabankrupt na yung... Kaya nga kung titignan mo ha, insurance lahat tayo mga kapatid ko, sabihin na natin. Marami tayo. Kasi nagdaanan ko yan. Yung tinatawag na investment. Investment plan. O investment plan, ano? O marami. Bibili ka ng bahay, good investment. Bibili ka ng sasakyan, good investment. Lupa. Lupa. Investment, maganda yan. No? Bumili ka ng alahas, investment. Ano pa? Bibili ka rin ng ano ba tinatawag dito sa... Ay, hindi ko maalala ngayon. Share stock. Good investment din. Ako, ginawa ko din yan. Nabankrupt din naman yung mga in-investment.
Tapos sinabi pa, ang the best, eh kanila, ay bumili ka ng stock ng gobyerno. Hindi ang agbayag kunam. At amay sa nga pagilian na bangkarote. Ay, kaino na bangkarote ti may sa nga pagilian, aming nga share stock na nalugid. Tatangarot, usapan, kasi na business na tayo, ano? Nag-share stocking na tayo. Nag-investment na tayo. Mga kapatid ko, ano ang investment na hindi natin ginusto? Forever living investment. Nga mga di forever living ang aglalako. Itibanag nga investment nga haan tayo kinayat, isigagbyagag na na yun. Ngamin, awang kita midyay. Ang kakumita pera. Ngamsa. Agbaling ka nga ahente, iti insurance, at dati porsyen pang. Da porsyen pang. Aglako ka ti titulo ti daga at da porsyen pang. Aglako ka ti share stock at da porsyen pang. Diaglala ko lang aya, ang pwede kumatan. Kapsa. Tatangarot, siya kapsa, tamangin ako. Para kayo. O, itata, nag-aalok ako ng good investment. Buhay na walang hanggan. Awan share stock ko jay, ala. Hang kayo mabalin ang investi pera para agbiag kay agnanayon dito. So kaya't nasawin awan mitlaing ti share stock ko uray gumatang kayo. Pero ayagla ko kami tilungon at dati share na. Oh, imagine. Isulat ibiag agnanayon kapsat talaga awan salitaan pera pag sinabi mo biag agnanayon out yung pera. Out. Mga kapatid ko. Pero bakit nga ba, ano nga ba itong pera na ito na gustong-gusto nila kasi? Ang pera na yan nagpapahirap sa atin. Nabaknang ka man, wano na pobre ka man, agpapada kiti rupa ti kwarta ka na tayo. Kasanong agpapada? Iti day ta rupa iti kwarta ka na tayo, nabaknang ka man, ato ti kwarta mon, masapulag trabaho ka pa ilata, tap mo mas umado pa yung pera mo. Tapos si kamit laing yung mangyayos dito nga pera tap mo mas umado, numabaybay ang mabangkarote mo. O di parparigatan na kamalang. Parparigatan na tayo, ngayon kaya tayo mitso na. Imagine mo, and then, adi mo marigrigat, makita rabaho ka, tap mo karungga kwarta. Rigala ta. Mabsat. Numapay kay kaya tayo, samantalang jibiyag tayo, ayong paybayad na. Ayong paybayad na ayan. Mabsap. Pag inanaon na kapay, pag resen na kapay, apay tako na na. Agres kamot ata, mabanog kamot. Hantay pa kahit agres. Kaya tayo overloaded ti trabaho, tapno overloaded ti kita. Sino ti kakaasi, di ka didibiyag. Kanya bagi. Pero hantay ka na. Kaya nga po, yung ang katuruan ito, doon sa nakaset na mind standing natin, kaiba. Kaiba po ito. Being ibang-iba po ito, ibig pong sabihin nito, mga kapatid ko, ay ito yung bagay po na hindi natin makita yung kabutihan nito. Hindi natin makita yung kabutihan nito. Ngunit, kung titignan mo, kaya nga sabi nga, dati may sakapsat nga kunana, ore kado, kwartam nun nakit kamat. Ma-enjoy mo rin yung kwarta. Ora ito kwarta mo ang nakit ka. Magsakit. Managsakit. Ore, kasi ore, awang makurkwarta mo na basta ang kagsaksakit. Ore, ang makurkwarta mo, basta ang kagsaksakit. Ngam no siya, may lata mo yata kwarta na. Kanhang kagsaksakit. Oh, win. Ganun lang po yun. So, kumbaga parang, pero ang ina, kasi dapat ti may sakapsat, hindi nga kunana niya. Amom. Kunan. Itikput nuwa kina, health is wealth kasi. Health is wealth. So, being, ang kayamanan po ay, yun po yung ating, ang kalusugan natin ay kayamanan. Bakit naging kalusugan ay kayamanan? Sapagkat mga kapatid ko,
pag ikay malusog. Kit mata, kumbaga maaramid mo sini kuna nangarudan ti kabsat nga. Iti kaad iti kinasalon at mo. Uray manunga, bayon akwarta madurukam. Amamin tayo mita. No antay ko mga ingkas-kaso sa gini pera tayo ko baka antay pa'y kaya magbagkatenan. Tika adunan. Nung may gapo nga menta, ginasgastos tayo mat. Ay ke uri sa nga bulsaan lang lagdo makaawan. Uri pariyawan. O. Gamin, kabsat, may gasgastos tayo. Pero may gapo pa, adaan pa iti salunat, amin lagi ta ba nagkakaya tayo nga binukin. Kabsat. Ngayon laing nga kastikunada nga rudin, kabsat, ang lahat ng kalayawan, ang aming nga luxury, no? Ang aming nga banag nga kayatam. Ang aming nga banag nga kayatam tayo, napintas dadagita. Napintas dadagita. While nga nasa lunat tayo. Ngayon, iti kaawan ti sa lunat dati abagin. Kabsat, hintay masapol dagi tayo. Ado na kiti banag nga hantay masapol, may gaputa, kapsat, may gaputa, dagita nga banag, kapsat, kitahanmit nga talaga nga isuti mga bibiyak na. Kaya nga ngayon po, tina mo ang mindset ng tao na ipinasok nila, si Adan nakasala. No? Then ipinayakap nila yung kamatayan. Niriyakap nila na sinabi, ay nakasaksakit pa yung asaritaan deta. Yung dati natay ko na inala ni Apo Diyos. Imagine mo diyan. And then, di sarita na nga ko na da, iti Diyos mangukob. Imagine mo agi diyan nga sarita. Nagsat ko. Nga dagita nga sarita, kung tayo ay malusog, okay lang agi diyan nga saog. Okay lang. Asa di diyan, iti Diyos mangukob. Kino okay ka lang, awang problema mo. Ewan problema mo dyan sa'o. Ikam numadama bagyo. Bueno, nasa bingit ka ng kung anumang bagay na nahihirapan ka. Maragsakan nga tayo sa rita nga ti Diyos mga kong. Imagine mo yan. Kagaya niyan, layos. Ka na layos di balayo. Maragsakan ka nga sa rita nga ti Diyos mga kong. No, alimbawa si ka tinamatayan. Kapamilyam tinawan. Maragsakan nga rin, jesarita nga ti Diyos mangukom. Haan? Mabsap. Haan? Isu nga dagita nga banag, haan tayo nga pinantanunot. Pero dagita, gaputa na iset iji mind tayo. Nga dagita kat pasamak, kanda dagita kat pagrasunan, ala na kipagwilin. Agyaman tayo, ti panakamu tayo, ti kinapudno, nakita tayo nga dagita nga banag, hanga kasdiay. Haan nga mangukom iti Diyos, ta iti Diyos, ikat ayat, lawag ayat kambiak. Kaya't nasa uwin, hanatay parigatan nila. Hanatay ukuman. Tatayo laing nga ron, imang ibagbaga ka na kita nga ba na. Isu nga itat ta, dahito yung asursuro, when iti paset ni Ama Martiniano, kininay Conchita, isu di kuna tayo, ibagbaga tayo nga, datayo iti purno nga natay nga pinagungar na. Pinagungar na tayo ni Ama Martiniano kininay Conchita niya biag ka na tayo. Gaputa dati tayo nga natay. Iti pamati. Iti kamali nga set of mind. Ngabsa. Kahit dito ay riniing na tayo, hanatay la riniing, biniyag na tayo pa'y kit imbaga na. Nga dagita, sulidya kanta nga. Na dagita nga banbanag o ugali sigud nga dakada tayo nga umay da impakam mo umay da impakit impalawag nga dagita kit puro a pagbasula napsa so di kung kuna na ibagbaga kini nga anya nga ta DJ nga ibagbaga na nga umay na nga inriing kada tayo nga banag nga pagbasulan gamin ka kapsa DJ pasit na kapsat ko nga impaam amuna kada tayo nang runa data ibagada nga nagbasol iti nagapuanan isungarog nga no alanta anya iti sursuro ti motherland kan ni promise ti sursuro ti motherland kan ni promise lan ket isu iti maymay sa nga Dios nga manakabalin iti amin
nga na marsuot italo personas pagbibiyagan tayo, langit, daga, kinni ama adan, kang runa anti amin. Hanga nagbasol tinagapan. Ama adan, tininay. Handa nagbasol. Dakil na pagbasulan, nga ibagbagata nga ti Diyos, mangukum. Dakil na ta pagbasulan. Nga, bisap. Isungarog DJ, kunala DJ, ijanti mangurog tayo, ato tinaysakita dyan nga kunala nga, iti Diyos hanga mabaling nga pagang angawan. Ngam, anak, sino tinakang magka na tayo, ajay, sino tinakang mukaya tayo? Amin tayo mo, nagang angawan tayo ti Diyos eh. Amin tayo nagang angawan tayo ti Diyos. Ngam, itat ta, niyaban tayo, amin tayo nagang angawan. Kasano, haan ko nagang angawan ti Diyos? Diba? Pag ganun, kasi literally, ngam no alaem, J.E. Bagatay, dahil langan ang storya ti Maysa Kapsat nga, at dati J.E. baby baby tal nga makimememe nga kunana? Memememe. Oh? Nga, DJ nga kunada nga iapapanda ti Balbalay, nga makimememe nga kunada? Dakil na ba nagpakangangawang? Pagangangawang nga rati Diyos? Oh? Santa Maria. Oh, dahil pa'y kwa, replika ti Santa Maria? Nga mapanta nga iapan ti Balbalay, tas pabalunan to. Oh. Banag amin tagitan nga aramidin nga pagang angawan ta ti Diyos da. Handa mapanag na kanis nga nagaramid na tagita kastaban banag tatno. Panglimlimo da. Datayo met, awin, dadya nga rutan, we ikamit ati balon na ni Apo bakit, kunada met. Kan anon nang aruta jay di mo makalutaw nang nangruna ka umo biag na so kaya na sa wong ginamit ti tao nang yapan datayo mitla ta no matmati tay lata kinay kaya tay mitla ta dagi jay tay sugar ti na kay mindset an tayo nga mitata gabsat nga banag idi nga panawen amuyo ti kinapuno ni Brother Jonathan nga min kanay na istorya ang bigi may isa nga kapsat nga dati ninyo na nga no igamam kuna na agkuti tata iti paset at dati paset met ni inay kunchita idi nga napani iya balay mi tata iya karuba mi at dati replika ng isa ka nakitukul tukul ajay tata insurrender dakin inay aja in surrender da aja kin inay tata DJ nga in surrender da ngem bago da in surrender pinagsala pay ni inay DJ tawre siya ket pinatas kumit nga ining imbatay diyan ti imak eh akuti DJ kamsa tukul so kumbaga parang DJ ay namatmati damitin namatmati damitin pero aja nga rutsaritan sino kadi DJ nga sino kadi tinangi gam DJ isu aja at abiyag na. Tapos, kumbaga di dyan na kuryente lang, gapu at abiyag tayo. Tapos, gapu ije biyag tayo di dyan nga rason. Hanga na nga to di dyan nga da tayo. Tada dyan di biyag na. Ngayon nga min, deta nga replika nga impakpakita da, nga impakilala da, so deta sin, imagine mo senior santo ninyo. Kasano nga rog nga baling na senior ti may sanga ninyo ngay? At daka di nga rumit ubing nagbaling nga senior, si Kaman? Ganda mo, kaming balinda. Oo. Oh. Talino nga rin. Eh, so na ito, Tib. At ito tayo, Met. Mamakmati tayo mo. Nagsa. Kinaykayat tayo, Met. Pugpudno da ka no, Met. Oh. Pero haan. Hanga iso ti kinapun. Kapsa. So, being kasjay, dahil yung abanbanag, kapsat, masapul nga, amirisen, kat masapul nga, kitain tayo. Agant ako. Kitain.